sa DWIZ 882. Inihahatid namin sa inyo ang IZ Balita. Ang mga pinakamalalaki, pinakamainit, bago at komprehensibong balita. Kasama ang buong pwersa ng DWIZ Patrol. IZ Balita. IZ Balita. Nationwide. Nationwide. Araw po ngayon ng Lunes, ika-27 ng buwan ng Hunyo. Ito ang IZ Balita Nationwide, pangumagang edisyon. IZ Balita. IZ Balita. Nationwide. Nationwide. Nangunguna sa ating mga balita, pinakamataas na daily COVID-19 tally sa nakalipas na 3 ay tala kahapon pagtuturok ng booster shot sa non-immunocompromised minors. Ipinagpaliban. Pamilya Marcos, naghahanda na sa pagbabalik sa Malacañang. PNP, wala pang naitatalang banta sa nalalapit na inaugurasyon ni PBBM. Thanksgiving concert, idinounce para kay Pangulong Duterte, dandang supporters dumagsak. Ika-apat na sunod na oil price hike, ipatutupad bukas. Mga bumabiyaheng PUV, posible pang mabawasan. Batas na sigil sa tubig, kuryente at iba pang utilities, dapat paghandaan na. Pagdeklara ng power crisis sa Occidental Mindoro, pinag-aaralan na. Pangkalakalan tax collection sa pag-angkat ng biga sa unang 5 buwan, tumaas ng 14%. Balita sa ibayong dagat, Russia at Ukraine, kapwa gumamit na ng long-range missiles sa gera. At sa showbiz, Leon Barredo nagsalita na kasunod ng post ng kanyang ama, Dennis Padilla, nag-sorry sa kanyang mga anak. IZ Balita Nationwide. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng PhilHealth, benepisyong PhilHealth. Alamin at gamitin. At sa detalye ng ating mga balita, at syempre bago po ang manamin ng detalye ng mga balita, ang maghahatid sa inyo ng mga balita. Ako po, si Jam Taray. At Senyor Ray Pacheco. IZ Balita Nationwide. Umabot na sa 844 ang bagong COVID-19 cases ang naitala ng Department of Health na kahapon. Ito po sa ngayon ang pinakamataas na daily tally sa nakalipas na mahigit 3 buwan o simula noong Marso 6. Ayon sa DOH, sa kanagdagang mga kaso 397 ay mula sa Metro Manila. Hanggang kahapon sumampa na sa 6,761 ang aktibong kaso ng COVID-19 sa bansa, kaya't sumirit na sa 3,700,876 ang total cases. Kabilang narito ang 3,633,597 recoveries at 60,580 na death toll matapos madagdagan ng 11 panibagong namatay. Nangunguna pa rin ang National Capital Region sa mga rehiyong may pinakamaraming bagong kaso ng COVID-19 sa nakalipas na 2 linggo na 3,701 na sinundan ng Calabarzon 1,302 at Central Luzon na 650. Nilinaw naman ng ilang alkalde sa Metro Manila na mababa pa rin ang mga kaso ng COVID-19 sa kanilang lugar kahit na isinailalim ito sa moderate risk. Ayon kay San Juan City Mayor Francis Zamora, kasalukuyang nasa 37 ang aktibong kaso sa lungsod na pawang mga mild case lamang o asymptomatic. Aniya hindi ito kataasan kumpara sa naitala noong mga nakalipas na linggo na nasa 28 hanggang 35 ang mga kaso. Sinabi naman ni Pateros Mayor Miguel Ponce III na 20 lamang ang kasalukuyang aktibong kaso sa kanilang lugar na pawang mga walang sintomas. Giit naman ang dalawang alkalde sa na kailangang maintindihan ng publiko kung bakit sinasabi nga tumaas ng 200% growth rate ang COVID-19 cases. Gayong galing ang nasabing lugar sa mababang bilang at zero cases ng virus. Nabatid na isinailalim kahapon ng Department of Health DOH ang San Juan, Pateros, Marikina, Pasig at Quezon City sa moderate risk ng COVID-19 matapos makapagdala ng pagtaas ng mga kaso. Hindi namang mababa
Ang isinusugod na COVID-19 patient sa Philippine General Hospital o PGH sa Maynila sa kabila ng tumataas na kaso ng nasabing sakit sa nakalipas na ilang linggo. Tiniyak ni PGH spokesperson Dr. Jonas Del Rosario na manageable ang COVID-19 cases sa kanilang ospital. Gayunman tumasaan niyang bilang ng non-COVID-19 patients, partikular ang mga tinatamaan ng dengue na naganap ngayong tag-ulan. Talagang marami po ngayon eh, hindi yung COVID, kundi yung mga non-COVID. Nagbalikan na po sila sa mga ospital. Dengue po ngayon ang maraming kaso at minsan nga po ay may mga namamatay dyan. Kaya talagang ang advice eh, siguraduhin na walang mga stagnant water sa inyong mga lugar. Yung mga meron kayo dyan mga lugar na may tubig, mga gulong na loom. Inignaya ni PGH spokesman Dr. Jonas De Rosario sa panayam ng DWIZ. Ipinagpaliban ng pamahalaan ang rollout ng first COVID-19 na booster dose para sa mga non-immunocompromised na batang maedada 12 hanggang 17 dahil sa ilang glitches sa Health Technology Assessment Council o HTAC. Paliwanag niya National Vaccination Operations Center o NVOC Chair at Health Undersecretary Mirna Cabotaje. Gumawa ng kondisyon ng HTAC na kung saan dapat lamang mabigyan ng booster shot ang nasabing age group kung ang booster coverage ng mga senior citizens sa kani-kanilang lugar ay umabot na sa 40%. Kumpiyansa na aniyad sila na simulan ang pagbabakuna ng booster dose sa lahat ng sa walang sakit na menor de edad pagkatapos ng mga immunocompromised individuals. Git pa ni Cabotaje, alam ng HTAC na mababa ang turnout ng first booster sa mga senior citizen at may basis ito scientifically. Pero operationally ay nahihirapan ang kagawaran. Nabatid na nagsimula ang rollout ng COVID-19 na booster shot sa immunocompromised minors nitong Miyerkules. Tumaas naman ang mga kaso ng dengue sa Metro Manila at ilang bahagi ng bansa sa gitna ng patuloy na banta ng COVID-19. Batay sa datos ng Department of Health, pumalo na sa 3,048 ang naitalang dengue cases mula noong Enero hanggang May 2022. Sa Cagayan Valley, nasa 317 na mga kaso ng dengue ang naiulat mula sa January hanggang ngayong buwan kung saan 3 ang nasawi, kabilang na ang isang bata. Umabot naman sa 1,254 ang bilang ng mga dengue cases sa Cebu City at nasa 16 ang mga namatay na karamihan ay mga bata. Sa Isabela, nasa 1,149 ang naitala na dengue cases mula Enero hanggang Mayo habang 315 na mga kaso sa Zamboanga City. Samantala, 13 sa 17 rehiyon sa bansa ang nakita ng pagtaas ng mga kaso ng dengue kumpara sa kapareho noong 2021. Naman ang World Health Organization o WHO na hindi pa maituturing na isang global health emergency ang monkeypox. Ito ay sa kabila ng naunang pahayag ng pagkabahala ni WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus sa monkeypox outbreak. Nabatid na batay sa ulat ng WHO, pumalo na sa mahigit 3,200 ang kumpirmadong kaso ng monkeypox habang isa na ang naiulat na nasawi dulot ng virus sa huling 6 na linggo mula sa 48 na bansa kung saan hindi ito karaniwang kumakalat. Naghahanda na sina President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at kanyang pamilya at nasa proseso na ng paglipat sa Malacanang upang maging first family. Sa kanyang YouTube vlog, aminado si Marcos na bukod sa kanyang sarili, ang kanyang asawa si Liza at mga anak na sina Sandro, Simon at Vinny ay pawang nag-adjust sa kanilang mga paparating na bagong buhay bilang miyembro ng presidential family. Kailangan na niyang pansamantalang isuko Lisa ang kanyang posisyon sa law firm itong M & Associates na kanyang itinatag. Inihanda na rin ng panganay na anak ni Marcos na si Sandro ang kanyang bagong opisina para sa kanyang trabaho bilang tinatawan ng unang distrito ng Ilocos Norte. Inamin din ni
BBM na panay reklamo na sina Simon at Benny dahil sa biglang pagdami ng kanilang security detail, bagay na hindi naman na niya may iwasan kapag naging anak ka ng Pangulo. Samantala, pinasasalamatan naman ni PBBM si Pangulong Rodrigo Duterte sa opisyal na pagtatapos ng termino nito sa Huwebes, Hunyo at 30. IZ Balita Nationwide. Kaugnay niyan, inatasan na ng PNP ang kanilang mangkawani na makipag-ugnayan sa local government units para sa pag-livestream ng inaugurasyon ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr., partikular sa EDSA. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, partikular na tututukan ang paglalagay ng mga LGU ng malalaking LED wall sa kani-kanilang lugar para sa live streaming ng naturang aktibidad. Layunin anya nito na ma-decongest ang paligid ng National Museum sa Maynila dahil inaasahang daragsain ito ng mga tao. Samantala, hinimok naman ni PNP Officer in Charge Lieutenant General Vicente Danao ang mga LGU sa paligid ng lungsod ng Maynila na ideklara ring holiday ang Hunyo at 30. Una nang nilagdaan ni Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso ang executive order na nagdedeklara sa inaugurasyon ni Marcos bilang special non-working holiday sa lungsod. Nakaugnay na balita, may report tayo na tanggapin mula kay Patrol 17 Jopel Palenio. PNP, wala pang natatanggap na namang seryosong banta kaugnay sa nalalapit na inaugurasyon ni PBBM. Report ni Patrol 17, Jopel Palenio. Jopel? Hanggang sa ngayon, wala pa rin natatanggap o namomonitor na anumang seryosong banta ng kaguluhan ang pambansang pulisya kaugnay sa halos tatlong araw na lamang na nalalabi bago ang inaugurasyon ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Hunyo at 30. Pero ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jane Fardo, patuloy pa rin ang kanilang pakikipag-ugnayan sa kanilang intelligence unit upang masiguro na lahat ng makakalap nilang impormasyon ay totoo at dumaan sa verifikasyon. Ani Fardo, sa ginarap na naghihanda briefing, layo nito na agarang mapigilan o maaresto ang sino mang posibleng nagpaplanong manggulo sa inaugurasyon ni PBBM. Samantala, una nang sinabi ng tagapagsalita ng PNP na aabot sa 12,000 police officer ang kanilang ipakakalat sa June 30 sa buong Kamaynilaan, partikular na sa National Museum, PICC at sa Mindiola. Mayroon din ani ang ilalatag na mga police checkpoint sa lahat ng entry point ng Metro Manila upang masigurong magiging maayos, mapayapa at matagumpay ang inaugurasyon ng susunod na Pangulo ng ating bansa. Ito si Patrol 17 Jopel Pileño nag-uulat para sa Impilang May Tarong Lakas, DWIZ. Maraming salamat, Jopel Pileño. Patuloy pa rin kayo sumusubaybay sa pinakadetalya ng ating mga balita sa IC Balita Nationwide pang umagang edisyon. Magbabalik kami ni Jam pagkalipas po lamang ng ilang mahalagang palala. Philippine Standard Time, 15 minutos makalipas ang alas 7 ng umaga. IC Balita Nationwide. Pari kayo sumusubaybay sa ating IC Balita Nationwide pang umagang edisyon at sabayan po ninyo kaming napapakinggan ang DWIZ 882 dito po sa pamagitan ng aming Home Radio Cebu, Home Radio Davao, Home Radio Iloilo, Home Radio Cagayan de Oro, Home Radio Jensen, Home Radio Naga, Home Radio Legazpi, ganoon din po sa aming IZ TV. Yes. At sabay niyo rin kami napapakinggan sa aming mga kapatid na RPN radio stations, RPN DYKB Bacolod, DZBS Baguio, DZRL Batak, RPN DXKD Dipolog, DXKT Davao, RPN DXKO Cagayan de Oro, RPN DXXX Zamboanga, at RPN DZKI Iriga. IZ Balita, Nationwide!
Tinatayang 3,500 kataon dumano naman sa Salamat PRRD Thanksgiving Concert ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Quirino Grandstand sa Maynila. Hindi napigilan ng malakas na ulan ang mga nanood ng concert na pumunta sa ng Quirino na nagsilbi ring venue ng meeting de avance ni Duterte noong 2016 elections. Ayon kay Neil De Mesa, event coordinator ng Salamat PRRD, ang nasabing aktibidad ay pasasalamat din ng supporters at fans na tumindig para sa Pangulo sa kabila ng mga batikos. Dakong alas 7 kagabi, nang dumating ang Pangulo sa grandstand, kasama ang ilang pang outgoing at incoming government officials tulad nina Senator Bongo, Amy Marcos at Senator-elect Robin Padilla. Kabilang naman sa mga nagtanghal ay sina Andrew E., Chad Borja, at ganun din na Dulce, Freddy Aguilar, Ice Siguera, Isai Alvarez, Jed Madela, Jimmy Bondoc, Martin Nievera, at Moymoy Palaboy. Excited na si incoming President of Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Made in Malacanang movie. Nauna nang inilatag sa kanya ng direktor na si Daryl Yap noong nangangampanya pa lamang ito sa pagkapangulo. Ang naturang pelikula ay nakatutok sa huling 72 oras ng pamilya Marcos sa Malacanang sa pamamagitan ng point of view o pananaw ng mga kasambahay. Sinabi ni Yap na hindi na makapagantay ang pamilya Marcos sa premiere night kabilang na sina Senator Amy Marcos, anak ni PBBM na si Sandro Marcos, maging ang mga gaganap o mga cast at crew sa nasabing pelikula. Kasama sa nasabing movie sina Cesar Montano bilang former President of Ferdinand Marcos Sr., Rufa Gutierrez, nagaganap bilang former First Lady Imelda Marcos, Christine Reyes, nagaganap bilang si Senator Amy, Ella Cruz bilang si Irene Marcos at Diego Loizaga bilang si BBM. Habang ang mga gaganap naman na mga kasambahay ay sina Elizabeth Oropesa, Carla Estrada at Beverly Salviejo. Tatlong araw bago matapos ang termino, nagpasalamat si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga Pinoy na sumuporta sa kanyang maging ang mga dumalo sa Thanksgiving event para sa kanya sa Quirino Grandstand sa Maynila kagabi. Bukod sa mga music artists na nagtanghan sa Salamat PRRD concerts, sumentro rin ang nasabing aktibidad sa mga tagumpay ni Pangulong Duterte sa nakalipas na 6 na taon. Kabilang sa mga nag-perform ang rapper na sina Andrew E., Ice Siguera, Dulce at Martin Nievera. Nagkaroon din ng fireworks display at drone show kung saan itinampok ang mukha ng Pangulo at ang fist symbol. Sa pagkatapos ng event, nag-perform si Pangulong Duterte at inamit ang kanyang paboritong kantang Ikaw, kasama si Nievera. Bagi ng performance nina Pangulong Rodrigo Duterte at Martin Nievera. Magpapatuloy naman ang mga proyekto at programang sinimulan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Tiniyak ito ni President-elect Bongbong Marcos 3 bago ang kanyang opisyal na pag-upo sa Malacanang. Sa kanyang YouTube channel, nagpasalamat din si Marcos kay Pangulong Duterte dahil sa pagsuporta nito sa kanya at kay Vice President-elect Sara Duterte Carpio. Magugunitang nagkita sina Marcos at Duterte sa inaugurasyon ni Mayor Inday Sara sa Davao City noong Hunyo 19. Sa hanap bukas, ang panibagong taas presyo ng mga produktong petrolyo. Ito ay ayon kay Attorney Rino Abad, Director ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau, dahil sa paghina ng piso kontra dolyar. Maglalaro sa piso at 10 centimos hanggang piso at 30 centimos ang inaasahang dagdag presyo sa kada litro ng diesel. 10 hanggang 20 centimos naman ang maaaring maging dagdag o bawas sa kada litro ng gasolina, habang walang inaasahang paggalaw sa presyo ng kerosene. IZ Balita Nationwide. Kaugnay niyan, ibinabala ng mga transport grupa na posibleng pang mabawasan ang mga bumabiyaheng public utility vehicle dahilan upang mahirapan lalo ang mga commuter na makasakay. Sa gitna ito ng walang prenong pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ayon kay Samahan ng mga Transport Operators ng Pilipinas, Managing Director Juliet De Jesus, asahan pa sa mga susunod na araw o linggo ang kaunting bilang ng mga PUV, partikular sa Metro Manila.
Ito anya ay kung magpapatuloy sa mga susunod na araw ang price increase sa krudo. Iginingit ni De Jesus na dapat nang ikonsidera ng gobyerno ang suspensyon ng excise tax sa krudo o tanggalin ang value-added tax at taripa sa naturang produkto. Samantala, inihayag naman ni Alliance of Transport Operators and Drivers Association na President Melencio Boya Vargas na iniintay na lamang nila ang ikalawang bugso ng fuel subsidies upang makabiyahe ang iba pa nilang miyembro. Patapos ang halos 10 taong tigil operasyon, muling kumarengkada ang biyaheng San Pablo, Laguna at Lucena, Quezon ng Philippine National Railways. Kahapon pinasinihan ang pagbabalik operasyon ng San Pablo Lucena Line sa pangungunan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa Department of Transportation, ang muling pagbubukas ng linya ay mahalaga sa pagpapanumbalik ng linya ng PNR Bicol na nag-uugnay sa Metro Manila sa mga nalawigan sa Timog Katagalugan, Camarines Sur, Albay hanggang Sorsogon. Nasa 3,600 pasahero ang kayang serbisyuan ng San Pablo Lucena Line mula sa Laguna, Quezon at Quezon Provinces. Abuti na lamang ng kalating oras ang biyahe mula Lucena hanggang San Pablo, pabalik ang kung sasakay ng tren mula sa dating isang oras na biyahe sa kalsada. Ang 44-kilometrong commuter line ay meron ding 2 pangunahing istasyon at 4 na flagstaff. Magugunitang inihinto noong Oktubre 2013, ang nasabing linya makaraang bumagsak ang sumusuport ng istruktura nito. Suspensyon ng excise tax sa langis. Bibigyang pansin sa Senado kahit pa sinasabi nga dapat ay last resort ito. Edetalye mo Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Bagamat para kay Senator Sherwin Gatchalian, dapat ay last resort na ang panukalang suspension ng excise tax sa langis, pero magsasagawaan niya siya ng pagdinig si sinusulong ng ilang senador na panukalang isuspindi ang excise tax sa langis. Si Gatchalian kasi ang susunod na chairman ng Senate Committee on Ways and Means. Itaan kay Gatchalian ay para makita ang mga basihan ng mga nagsasabi na ito ang nakikita nilang solusyon sa walang tigil na pagtaas ng presyo ng produkto ng petrolyo. Gayon ni Gatchalian, gusto niya makita ang computation ng mga senador na nagsusulong ng suspension sa excise tax sa langis dahil base sa kanyang pag-aanalisa at computation ay hindi ito ang dapat na agarang solusyon. Kaya't nais makita ni Gatchalian ang computation ng mga nagpapanukala ng suspension ng excise tax sa langis para matukoy o madetermina kung ito'y makatutulong o hindi. Pero sa sitwasyon kasi anya natin ngayon, sinabi ni Gatchalian na dapat ang titingnan ay ang kabuuan tulad ng malaki nating pagkakautang, kagagaling ng anya natin sa pandemya at marami pa tayong kinakaharap na utang. Ito si Patrol 19, Sally Ortega Bueno, naglatsing pila metodong nakas sa DWIZ. IZ Balita Nationwide. Maraming salamat, Sally. Samantala, hinimok naman ni Pangulong Rodrigo Duterte ang bagong administrasyon na ipagpatuloy ang pagpapabuti sa sistema ng tren sa bansa. Ito ang pinahayag ng Pangulong Duterte kay incoming President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa naganap na opening ng Philippine National Railways o PNR Lucena-San Pablo Commuter Line na magpapaikli sa oras ng biyahe sa pagitan ng San Pablo, Laguna at Lucena, Quezon mula sa 1 oras hanggang 30 minuto. Ayon kay Duterte, ang epektibong mass transportation system ay hindi lamang nakapagpapalakas sa kalakalan sa pagitan ng rural at urban areas, kundi pati na rin sa pagpapataas ng turismo sa bansa. Sinimulan na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa Davao Region ang pamamahagi ng final tranche ng fuel subsidy para sa mga driver at operators ng public utility vehicles o PUVs. Nabatid na aabot sa 628 na operators ng Utility Vehicle Express at 5,196 na taxi ang makikinabang sa subsidiya, habang makakakuha naman ng panibagong card ang 708 na public utility units na dati nang nagkaproblema
sa pagtanggap ng subsidiya sa nabanggit na rehiyon. Aabot naman sa 6,500 ang kabuuang matatanggap ng bawat benepisyaryo na makukuha naman sa kanilang mga card na gagamitin sa pagkarga ng gasolina at hindi ito maaaring i-convert bilang cash. Patuloy pa rin kayo sumusubaybay sa pinakadetalya ng ating mga balita sa ating IZ Balita Nationwide pangumagang edisyon. Magbabalik kami ni Jam pagkalipas pa rin ng ilang mahalagang paalala. Philippine Standard Time, eksakto alas 7:30 ng umaga. IZ Balita, IZ Balita Nationwide. Minutos makalipas ang alas 7 ng umaga, balik tayo sa mga detalye ng mga balita. Nanawagan sa publiko si Deputy Speaker at Bagong Henerasyon Partylist Representative Bernadette Herrera na pagandaan ang pagtataas ng sigil sa kuryente, tubig, iba pang utilities, maging ang posibleng pagtindi ng inflation rate na mararanasan po sa bansa. Ito ay matapos pumano sa halos 55 piso ang palitan ng kada dolyar. Sinabi ni Herrera na dapat handa ang pamahalaan partikular na sa pamamahagi ng subsidy para sa mga mahihirap at middle income households. Mataas kasi ang tsansang humina ang piso kontra dolyar, kaya posible ding maapektuhan ng inflation ang lahat ng economic agencies sa bansa. Dahil dito, hinikayat ni Herrera ang Energy Regulatory Commission o ERC, Wholesale Electricity Spot Market o WESM at Water Regulatory Agencies na desisyonan ang mga petisyon kaugnay sa mga refund at rebates ng kanilang mga consumer. Samantala, tiniyak ni Transportation Secretary Arthur Tugade ang maayos na transition ng kapangyarihan kay incoming Secretary Jaime Bautista na itinalaga ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Handa rin si Tugade na tumugon sakaling humingi ng tulong si Bautista. Iniaatang aniya nila ang kanilang buong tiwala at suporta kay Marcos para sa tagumpay ng bawat Pilipino. Una nang inihayag ng outgoing secretary na suportado niya ang hahalili sa kanya at mananatili ang propesyonalismo sa pagpapalit ng liderato. Pinag-aaralan ng ideklarang power crisis sa buong Occidental Mindoro matapos ang mag-shutdown ang operasyon ng power supplier ng Occidental Mindoro Consolidated Power Corporation o OMCPC. Ito'y makarang hindi umano pagbigyan ng Energy Regulatory Commission ang hirit ng OMCPC na i-extend ang kanilang power supply agreement sa Occidental Mindoro Electric Cooperative o OMECO. Nasa 80,000 consumers ang epektado ng power supply outage nang putulin ng OMCPC ang supply ng kuryente sa OMECO simula alas 12 ng tanghali noong Sabado. Nakatakda namang magpulong ngayong araw ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council para sa posibleng deklarasyon ng power crisis. Gayunman, hindi pa matiyak kung kailan may babalik ang supply ng kuryente. Ipinayag ng OMCPC na nakasalala ito sa magiging desisyon ni ERC Chairperson Agnes De Banadera. Nakararanas ng blackout ang buong lalawigan ng Occidental Mindoro. Makaraang itigil na ng OMCPC ang operasyon ng kanilang 20 megawatt power plant. Ito'y matapos hindi umano payagan ng Energy Regulatory Commission ang OMCPC na palawigin ang kanilang operasyon. Ang nasabing planta ang nagsusupply ng kuryente sa Occidental Mindoro Electric Cooperative o OMECO na power distributor sa lalawigan. Simula nang isara ang planta noong Sabado, kaliwat kana na ang power outage sa lalawigan, kaya't apektado na rin ang operasyon ng mga negosyo. Ayon kay OMCPC Chief Operating Officer Calvin Luther Genotiva, magbabalik operasyon lamang ang operasyon ng planta kung may go signal mula sa ERC. Inirekomenda rin ni Genotiva na sumaklolo na ang Occidental Mindoro Electric Cooperative o OMECO at kahit verbalan lamang na utos o resolusyon ng ERC ang makareresolba sa problema sa power supply. Samantala, hiniling na ni Governor Eduardo Gadjano sa OMECO na magkaroon ng emergency power supply agreement sa iba't ibang power providers upang makapag-supply ng kuryente sa probinsya. Sa
Pagka-update na balita, may report tayong tatanggapin mula kay Tina Nolasco. Blackout sa Oriental Mindoro kasunod ng naganap na blackout sa Occidental Mindoro. Ibinabala. Troll 11, Tina Nolasco. Go ahead, Tina. Ibinabala ni House Deputy Minority Leader at Bayan Muna Representative Carlos Isagani Zarate ang posibilidad ng blackout sa Oriental Mindoro. Kasunod ng blackout na nararanasan ngayon sa Occidental Mindoro, ito'y kung hindi anya agad kikilos ang National Power Corporation o NPC at Energy Regulatory Commission o ERC. Ayon kay Zarate, pareho lang ang sitwasyon ng kuryente sa dalawang probinsya. Ang pinagkaiba nga lang anya ay hindi pa nagsasara ang mga power providers sa Oriental Mindoro. At kung hindi agad a-actionan ito ng mga kinauukulang ahensya at hindi ilalabas ang subsidiya sa langis, posible rin anyang mangyari ang blackout sa Oriental Mindoro. Git ng mambabatas kung wala ang subsidiya ng gasolina mula sa NPC na iuutos ng ERC, tila hindi nakakayaning sagutin ng mga power provider ang gastos at tila anya hindi gugustuhin maglabas ng gasolina ang mga supplier hanggat hindi nababayaran ang mga ito. Panawagan ni Zarate sa mga nasabing kinaukulang ahensya, kumilos na upang wakasan sa lalong madaling panahon ang blackout sa Occidental Mindoro at nang maiwasan ang katulad na blackout sa Oriental Mindoro. Ito si Patrol 11, Tina Nolasco, nag-uulat para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. IZ Balita Nationwide. Maraming salamat Patrol 11 at Tina Nolasco. Samantala, handang tumulong ang China sa Pilipinas sa ilalim ng papasok na Administrasyong Marcos upang mapataas ang sektor ng agrikultura. Kasunod ito na naging pahayag ni incoming President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na kanyang pamumunuan pansamantala ang Department of Agriculture. Ayon kay Chinese Ambassador Wang Xiliana, ito ay para matugunan ang severe food insecurity, kakulangan ng mga pangunahing produkto at pagtaas ng gastos ng mga produksyon. Nabatid na ang pakikipag-usap ni Marcos Jr. kay Chinese President Xi Jinping noong nakaraang buwan ay isang patunay ng political determination ng dalawang bansa para palakasin pa ang ugnayan nito na makakatulong sa muling pagbangon ng ekonomiya. Sa ngayon, layunin ng China na may pakilala ang kanilang mga teknolohiya sa Pilipinas. Inirekomenda naman ng Energy Regulatory Commission o ERC kay President-elect Bongbong Marcos Jr. ang pagdaragdag ng nuclear energy sa power mix ng bansa na posibleng magpababa sa sigil sa kuryente. Ayon kay ERC Chairperson Agnes de Venadera, hindi naman kailangan na ang bataan nuclear power plant ang gamitin na anya'y pagkalaki-laki. Meron naman anyang modular na mas madaling itayo. Samantala, pinaalalahan na naman ni Di Baradera ang susunod na administrasyon na ang paglalagay ng mga bagong mapagkukunan ng enerhiya tulad ng nuclear power ay maaaring tumagal ng mahabang panahon kaya kailangan ng demand-side management. Matatandang nangako si Marcos Jr. at Vice President-elect Sara Duterte na pabilisin ang adoption sa bansa ng nuclear power upang mapababa ang singil sa kuryente. Epektibo ngayong araw, Hunyo 27, ang 50 pesos na aumento sa sahod ng may gitatlong milyong manggagawa sa pribadong sektor sa Eastern Visayas o Region 8. Ayon kay Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB Chairman Henry John Halbuena, ipatutupad ngayong Lunes ang dagdag sa sweldo sa dalawang tranches kung saan ibibigay sa unang anim na buwan ng implementasyon ang 25 pesos na dagdag sahod habang karagdagang 25 pesos naman matapos ang pitong buwan o sa January 2, 2023. Matatandaang noong Hulyo, asais, nilagdaan ng Regional Wage Board ang bagong wage order na inaprubahan ng National Wages and Productivity Commission noong Unyo Ajes. Samantala, itinilaga bilang acting commander ng Presidential Security Group o PSG at senior military assistant ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. si Armed Forces of the Philippines spokesman Colonel Ramon Zagala.
Ayon kay AFP Public Affairs Chief Colonel Jerry Baclar, ilalabas pa ang opisyal na kautusan ng pagtatalaga, ngunit inaasang gagampanan ni Zagala ang kanyang bagong tungkulin sa Webes pagkatapos manumpa ni PBBM bilang 17th Pangulo ng bansa. Napatid na si Zagala ay Public Affairs Chief at tagapagsalita ng Philippine Army bago naging AFP spokesman simula Agosto noong nakaraang taon. Idiniklara ng Vaticana bilang kauna-unahang International Shrine sa Pilipinas ang National Shrine of Our Lady of Peace and Good Voyage sa Antipolo City bilang kauna-unahang International Shrine sa Pilipinas. Sa website post ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP nito lamang linggo, mismong si Antipolo Bishop Francisco de Leon ang nag-anunsyo ng magandang balita sa isang banal na misa para sa pagdiriwang ng 39th na anibersaryo ng pagkakatatag ng diocese sa Antipolo City. Ayon kay de Leon, inaprubahan ng Vatican ang kanilang petisyon na pagkalooban ng naturang shrine ng pribileyo kung saan iniintay na lang ang kopya ng opisyal na deklarasyon ng Vatican hinggil dito. Sakaling maibigay ang naturang kopya, ang Antipolo Cathedral ang magiging 3rd international shrine sa Asia, habang ito din ang magiging kauna-unahang Marian International Shrine sa Asia at 6th naman sa buong mundo. Ang simbahang Katolika ay mayroong 3 uri ng shrines, kabilang na dito ang diocesan shrines na inaprobahan ng local bishops, national shrines na kinikilala ng Bishops Conference at ang international shrines na inendorso naman ng Vatican. Ibinalik na sa kulungan matapos makalabas sa Manila Doctors Hospital sa Maynila si outgoing Senator Laila De Lima, makaraang sumailanim sa operasyon kamakailan. Matatandaan nitong nakarang linggo, pinayagan ng hukuman ng motion ng senadora na magpa-opera matapos makitaan ng pelvic organ prolapse, stage 3, kung saan maaari siya sumailanim sa major surgery simula Hunyo at 19 hanggang 25. Nagbigay na rin ng clearance ang hukuman upang mapalawig ni De Lima ang pananatili sa ospital, pero nagdesisyon ito na lumabas na lamang ng paggamutan nitong linggo. Ineskortahan ng mga pulis pasakay ng isang coaster van ang senadora pabalik sa Philippine National Police o PNP Custodial Center sa Campo Crame kung saan ito nakakulong. Si De Lima ay naresto noong Pebrero 2017 matapos masangkot ang panganan nito sa operasyon umano ng ilegal na droga sa loob ng New Bilibid Prison o NBP. Nasawi ang 4 na mangingisda habang patuloy pang pinaghahanap ng mga rescuer ang isa pa makaraang tumaob ang sinasakyang fishing boat sa karagatang sakop ng Mariveles, Bataan. Base sa impormasyong nakuha ng mga otoridad, sakay ng nasabing bangka ang nasa 49 na mangingisda mula sa Nasugbu, Batangas noong Hunyo 22. Napag-alaman na sinalubong ang mga ito ng alon dahil sa malakas na ulan at hangin, dahilan para tumaob ang sinasakyan nilang bangka. Sa ngayon, patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang pangalan ng mga nasawi, maging ang pagkakakilanlan sa isa pang nawawalang mangingisda. Dahil dito, nagpaalala ang mga otoridad na iwasang pumalaot o maglayag kapag masama ang panahon upang hindi na maulit pa ang naganap na insidente. Samantala, papalo na sa 275 million pesos ang jackpot prize sa Grand Lotto 655 ngayong araw. Ayon sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO, walang nakahula sa winning combination ng Grand Lotto 655 na 22-51-41-31-16-39 na binola noong Sabado ng gabi na may premyong katumbas sana ng 265 million pesos. pesos 279,398 pesos. Sa kabila nito, 10 ang nagwagi ng sa second prize na mayroong tiga 100,000, makarang mahulaan ng ang tigli 5 tamang numero, 1,296 naman ang nakasungkit ng tigwa 1,500 para naman sa 4 na tamang numero at 34,227 naman ang nakakuha ng baliktaya na tiga 60 piso para naman sa 3 numero. Ang Grand Lotto 655 ay binobola tuwing Lunes, Miyerkules at Sabado.
naman sa mahigit 100 milyong pisong halaga ng illegal na droga ang nasabat ng mga otoridad sa magkakahiwalay na operasyon sa Central Visayas. Unang nakuha ng mga pulis ang nasa 102 milyong pisong halaga ng illegal na droga sa dalawang suspect na kinilala nga sina Eric Felicilda, 46 anyos, at Neil James Valiesquina, alias Bulantoy, 28 anyos, sa barangay Poblacion, Lapu-Lapu City, Cebu. Sa ikalawang operasyon ng mga otoridad, aabot naman sa mahigit 3 milyong pisong halaga na pinaghihinalaang shabu ang nakumpiska sa 5 suspect na naaresto sa Bacong Negros Oriental, Talisay City, Cebu at sa Toledo City, Cebu. Nahaharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban sa 7 suspect. Sa ngayon, patuloy pang nagsasagawa ng investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang iba pang kasabwat at mapanagot ang mga ito sa batas. Samantala, isa ang patay habang nasa 160 katao ang nailigtas kabilang 15 nagtamo ng minor injuries mula sa nasunog na motor bangka sa karagatan ng Bohol. Kinilala ng Philippine Coast Guard ang nasawing si Adolfo Raniola, 53 anyos at presidente ng Trinidad, Bohol. Ayon sa PCG, hindi pa rin malinaw kung si Raniola ay pasahero o crew member ng MV Mama Mary Chloe. Binabaybay ng naturang passenger vessel ang karagatan ng Bohol ng sumiklab ang apoy kahapon. Patungo sa ng Bato Leyte, ang nasabing bangka mula sa bayan ng Ubay nang maganap ang aksidente malapit sa mga isla ng Tugas at Tilmobo sa bayan ng President Carlos Garcia, Bohol, dakong nauna ng hapon. Hindi naman overloaded ang MV Mama Mary Chloe na mayroong carrying capacity na 236 passengers. Inalam na ng mga otoridad ang sanhi ng naturang sunog. Pari kayo sumusubaybay sa mga detalye ng ating tampok ng mga balita sa IZ Balita Nationwide pangumagang edisyon ngayong araw na ito ng Lunes. Magbabalik kami ni Jam pagkalipas mo lamang ng ilang mahalagang paalala. Philippine Standard Time, 50 minutos makalipas ang alas 7 ng umaga. IZ Balita Nationwide. Balitang pangkalakalan. Tumaas na ng 40% sa unang 5 buwan ngayong taon ng tax collection sa pag-angkat ng bigas sa Pilipinas. Ayon sa Bureau of Customs o BOC, pumano sa 8.35 billion pesos ang nakolekta sa rice import tariffs kung saan dumoble ang digit growth mula sa kaparehong period noong nakaraang taon dahil sa mataas na bilang ng shipments na pumasok sa bansa. Sa payag ng Department of Finance o DOF, mula noong buwan ng Enero hanggang Mayo noong nakaraang taon, umakyat sa 37% ang import volumes kung saan sakop ng nakonekta ang 1.43 million metric tons ng rice imported mula sa naturang period katumbas sa 36.9%. na mas mataas naman kumpara sa 1.4 million metric tons na naitala sa comparable period ng 2021. Nabatid na ang global average price sa kada metric tonelada ng bigas ay pumalo sa 16,712 sa unang 5 buwan ng taon na mas mataas kumpara sa 19,977 sa kada la metrikong tonelada ng bigas noong 2021. Balita sa labas ng bansa. Kapwa gumagamit na ng mga long-range missile ang Russia at Ukraine sa gitna na nagpapatuloy na digmaan sa pagitan ng dalawang bansa. Kahapon, isa ang patay habang sugatan ang hindi mamabatid na bilang ng residente matapos tumama ang isang Russian long-range missile sa tuktok ng 9 na palapag na gusali sa Kyiv, Ukraine. Inilunsad ng Russia ang pag-atake sa gitna ng pulong ng G7 countries sa pangunguna ni US President Joe Biden sa Germany. Una nang gumamit ang Ukraine ng long-range rocket system na HIMARS na ibinigay ng Amerika, kaya't rumesbak ang Russian forces. Sa entertainment o trending news,
Hoy, ito ha, senyor, nakakalungkot to. Dahil nagsalita na si Leon Barreto. Dalawa man na naman nakakalungkot. Nakakalungkot na yung balita mo kanina. Tapos nakakalungkot na naman yan. Oo, ito mas nakakalungkot. Mm. Kasi ano to eh, father and son to. Ah, hindi tataas ang presyo ng bilihin natin. Ah, wala. Walang tataas na hindi presyo. Hindi tataas ang gasolina natin. Wala. Alta presyon mo ang tataas. Ha? Huh? Dugo mo ang tataas dito, senyor. Bakit? Eh, kasi nga eto na nga. Sige, sige. Nagsalita na si Leon Barreto hinggil sa cryptic post ng kanyang ama na siya Dennis Padilla. Tatay niya yan? Oo. Matapos hindi batiin. Hindi si Robin Padilla? Hindi. Ah, si Dennis Padilla. Matapos daw hindi batiin noong Father's Day. Mm. Dahilan kaya marami sa mga netizen ang nakisimpatiya at nakaramdam ng lungkot. Sa Instagram post, sinabi ni Leona na taon-taon nila nga nararamdamang magkakapatid ang pagiging awkward dahil hindi nila alam ang kanilang katayuan sa kanilang sariling ama. Sinabi daw ni Leona na patuloy lang nga sinisira ng kanilang ama ang tulay sa kanilang relasyon. Sa tuwing nagsasalita ito sa social media, kung saan nag-e-enjoy pa umano ito na nasasaktan silang magkakapatid sa tuwing binabash ng mga netizen. Kasi ang pilido niya, hindi pilido ni Dennis, ano? Mm-hmm. Barreto kasi. Eh, kasi Barreto eh. Ano ba ni Engineer Barreto yan? Ay, hindi ko alam. Baka malayong kamag-anak. Ah, okay, sige. Dagdag pa daw ni Leona, hindi nila nararamdaman ang proteksyon ng kanilang ama dahil mas importante para kay Dennis ang simpatiya ng publiko kesa sa nararamdaman ng kanyang mga anak. Nanawagan naman si Leon sa kanyang ama na itigil na nito ang kahihiyan dahil hindi nakakatulong para sa kanila kung saan iginiit pa nito na siya lang ang lalaki sa kanilang magkakapatid kaya kailangan nitong protektahan ang kanyang pamilya. Mabilis namang nag-post si Dennis sa kanyang IG account at agad na humingi ng sorry sa anak at sinabi nga na mimiss lamang niya ang mga ito kaya niya nagawang mag-post sa social media. Ayun, okay. Updates at inside stories sa iba't ibang sports. Ito ang Real Sport. Real Sports ni Anthony Suntay. Okay, dumako na tayo sa ating balitang sports. Siyempre, sa umagitan ng ating kasama, ang ating Real Sports, Anthony Suntay. Buenos dias! Magandang umaga, senyor. Ang balita natin ay tungkol kay Kai Soto. O, ano nangyari kay Kai? Hindi natuloy sa NBA? Hindi siya na-draft sa NBA. Tama ka. Mukhang tama yung ano mo. Basa mo. Yung masamang balita na nang nakuha natin last week. Mm. Pero ngayon eh, dinradas naman daw siya ng Gilas Pilipinas, sabi ni Coach Chotres. At sabi niya, gusto niya makapaglaro daw si Kai doon sa FIBA Asia Cup na gaganapin sa Indonesia sa July 12, okay. 24. Kasi alam mo, senior, lalahok kasi lahat doon, lahat ng mga pinakamalakas na mga koponan sa buong Asia. Pero ang problema, sabi ni Kai Soto, hindi pa daw siya sigurado kung makakapaglaro daw siya dito sa Gilas Pilipinas dahil plano niya makapaglaro sa NBA Summer League. Kasi pag nakapaglaro ka sa NBA Summer League, lahat ng mga NBA coaches nanonood doon. At sabi niya, eh baka madiscovery ako doon. Kasi yun. So nandun ang pag-asa niya para matuloy yung kanyang pangarap sa NBA. May posibilidad pa rin. Hindi pa naman tapos, hindi pa naman sarado yung pintuan. Pero siyempre gusto rin ng bansa na makuha natin siya sa Gilas Pilipinas para lumaban naman siya para sa ating bansa. Ako wala na akong pag-asa, di ba? Ako wala na. Wala na. Wala na, wala na ako talaga dyan. Sa June Golf na lang tayo, sa June Golf tayo. Okay. Maraming salamat. Have a good week, everybody. Real Sports ni Anthony Suntay sa DWIZ 882. Isampas sa inyo ang ating edisyon ng IZ Balitan Nationwide. Dito pa rin sa DWIZ Radio at IZ TV. May todong lakas. Balitang sigurado. Tapat na serbisyo. Sa komentaryo numero 1. At ang nagatid sa inyo ng mga balita. Uy, senyor, bago batiin mo na, batiin mo na. Sige, batiin mo muna. Kasi gusto ko lamang batiin, lahat ng mga graduates. Ayan, maraming salamat sa mga graduates. Maraming graduates. At saka yung mga bagong kasal. Yung kabating kami ng kasal kahapon dito sa mga Sandoval family. At ganoon din po kay maraming salamat Saldi, Brother Saldi Vergara. Congratulations po sa bagong kasal, senyor. Ito nga, binabati natin na si Robert Quartero, si Mark Gianna Baguno, tsaka si Josh Baguno, Mark Jello Garcia. Yan, graduate yan, senyor. Ayan. At ang nagatid po sa inyo ng mga balita. Ako po, si Jam Tarayo.
at Senyor Ray Pacheco. Marami pong salamat. Magandang umaga. Sa loob po lamang ng ilang sandali, ang pinakahihintay ng lahat, ang magulo, ngunit makabulungan. Walang iba kundi ang Karambola! Philippine Standard Time! Balita Nationwide! Philippine Standard Time, 2 minutos na po makalipas ang alas 8 ng umaga. IZ Balita Nationwide!